Nadagdagan ang mga bus na bumabiyahe sa Metro Manila pero tila hindi raw ito naramdaman ng ilang commuter. Yung ilang senior citizen nga, inabot ng 3 oras sa pag-aabang ng bus. Nakatutok si Ian Cruz. Kumilala po tayo, ma'am. O, sila. Kumilala po tayo. Tapos na ang rush hour pero marami pa rin pasahero sa westbound ng Commonwealth Avenue ang hindi nakakasakay. Ang senior citizen nga na si Lolo Jesus na papuntang LTO, inabot na ng 3 oras sa tapat ng Sandigan Bayan. Di bali ng mainit at maraming kasabayan, sinuong ito ni Lolo Jesus. Wala na po. May bumabamang ilang pasahero, hindi ito garantiyang makakasakay agad. Dalawa. Pero si Lolo Jesus, imbes sa panghinaan ng loob, tuloy lang sa pagsubok. 3 oras na, hindi makasakay, daming tao. Sa tindi ng init, ang ibang senior citizens na ilang oras na rin nasa lansangan, sumilong sa ilalim ng footbridge. Gaya ni Lolo Patricio Pagaran Senior na ngayong araw lang daw sasakay ng pampublikong transportasyon, inabot ng 3 oras sa pag-aabang ng masasakyan. Mainit po, di ako pwede mainit kasi pagka binaan ako sa temperature, baka tumaas yung pressure ko, sabihin na may positive. Si Lolo Virgilio Jimenez, tuwing paparan ng bus, kaway ng tsuper na lang ang pirming nakukuhang tugon. Ibig sabihin, wala ng pwesto. May 1 oras na eh. Bakit po umaabot ng ganun? Eh, pa dumarating kasi puno na yung sa daming pasahero. Eh, bakit dumating dito, di na silang papasakay. Gawa ng kumplito na. Kalaunan, naglakad na lang si Mang Virgilio. Si Lolo Francisco del Rosario, 2 oras ding nag-abang ng masasakyan. Tila hindi raw ramdam ang sinasabi ng gobyerno na nagdagdag na ng pampublikong bus ngayong araw ng Lunes. Maraming ambos pero kulang pa rin. Ang babaeng ito na may bitbit pa namang aso, ramdamang hirap sa pagsakay ng bus. Opo, mayigit na po. Paano yung aso nyo? Dihirap na hirap din. Umiyak na nga po eh. Ang hirap yung makasakay. Sa area ng Litex, sa westbound ng Commonwealth Avenue pa rin, ramdam naman ang disiplina sa pagsakay ng bus bandang alas 8 ng umaga. Bakit nga hindi? May bantay na taga-task force disiplina, mga taga-dipos, at may pulis na maalalay sa mga pasahero. Pero nang balikan namin, mag-aalas 11 ng umaga ang area ng Litex. Wala nang bantay, kaya kanya-kanya na rin ang diskarte sa pagsakay ng mga pasahero. Kailangan magbaon ng matinding syaga at pasensya, makasakay lang ng bus. Dahil sa ipinatutupad na physical distancing, limitado lamang yung nakakasakay sa mga bus na kagaya nito. Kaya pag humiinto ito doon sa mga itinakdang bus stop, ang nangyayari halos wala ring masakyan yung mga nag-aabang na pasahero. Malaking hamon din sa mga konduktor ang pagkontrol ng mga tao at ang pagtiyak na bago sumakay, nakuha ang body temperature at naisprayan ng alkohol ang kamay ng mga pasahero. Ramdam din ng mga bus ang bahagyang pagdami ng mga pasahero ngayong araw, pero hindi raw agad masasabing lumaki na rin ang kanilang kita. Mga 35% nadagdag. Pag minsan po, kumikita rin po yung kumpanya, kaunting-kaunti lang po. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.